Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Normal sa isang nanay to vouch for her child. Normal po yun. Kaya nga, pag tinanong mo, anong sagot sa iyo ay guwapo yan o maganda yan sa mata ng kanyang nanay, alam mo yun kung hindi makaya masagot ng taong yun, yung katanungan mo. Sapagkat sa mata ng isang nanay, ang pinakagwapo at ang pinakamaganda ay walang iba ang kanyang anak. Kasi normal po yun. It is normal for a mother to vouch for her child. Kaya nga po, kung ating titingnan yung nangyari sa Ebanghelyo, yung paglapit ng magulang ni James and John kay Jesus at humingi ng pabor, alam po natin na normal ito. Normal na maghangad yung nanay sa kakabuti ng kanyang anak. In fact, if we recall, the very first miracle that happened is because through an intercession of a mother, nanay ni Jesus mismo. Naniwala siya sa kanyang anak that miracle can really happen. Kaya nga po nangyari yung wine, water turning into wine sa Cana. It's because the Blessed Mother believed in her son. Kaya nga po, kung tatanungin niyo po, is having ambition really bad? Kasi kung titingnan po natin yung Ebanghelyo, parang Jesus reminded or reprimanded actually the two brothers, actually including the mother, masama po ba magkaroon ng ambisyon? You know, in our life, having ambition is being ano, without ambition, we become indifferent to future. Kapag ang tao ay walang ambisyon sa buhay, we become indifferent to future. Ang ibig sabihin nito, walang pakialam kung anong pwedeng mangyari sa kinabukasan. At you know, ito po ang sa pinakamahirap kapag nakapangasawa ka ng isang taong walang ambisyon. Sapagkat para pong bibit-bitin mo yan ang habang buhay. Ipupush mo yan every time to do something good for the family. Without ambition, it is very difficult to live with someone like that. Kaya nga siguro mga kapatid, ano ba yung pinagbabawal at inirestrict ng ating Panginoon by reprimanding the two brothers or even actually the apostles, the other 10 apostles? In fact, kung makikita po natin, ganun din actually yung iniisip ng sampo. Yun ang dahilan kung bakit nagalit sila dun sa dalawang kapatid. They are also thinking the same. Naunahan lang sila to voice it out. So ano po yung rinireprimand ng ating Panginoon sa pangyayaring iyon? It's about, you know, an ambition that focuses so much on the self. Sapagkat kapag yung tao masyado pong nakafocus lang sa kanyang sarili, sa kanyang ambisyon, wala yung pakialam kung sino man masagasaan niya. Wala yung pakialam, actually, kung sinong masaktan niya. Because he will pursue no matter how yung kanyang ambisyon sa kanyang buhay. Kaya nga siguro, it is very good to realize our ambition doon sa sinabi ng ating Panginoon. It's about ambition in the service of others. Yun po ang pinakamagandang ambisyon. When we make our dreams in service of others. Sapagkat yun yung pangarap, yun yung ambisyon that can be accomplished while thinking of what God is actually thinking. Yun yung dahilan mga kapatid kung bakit pinagbigyan ng Panginoon yung kanyang nanay. Yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga milagro. Because the Lord was dreaming something for us. Nangangarap ang Diyos sa bawat isa sa atin.
That's why there are miracles in our life, because the Lord is dreaming for us. Kaya nga po, napakahalaga, uulitin ko, na kapag tayo nagkaroon ng ambisyon, this ambition should be of service to others, not just for ourselves. Because somehow the ambition that is for the in service of others, ito po yung tunay na tinutulungan talaga ng Panginoon. Kaya nga po, when we dream to be a doctor, it's because we want to serve others. Napakaganda po nun. It's easy to accomplish that dream. If we want to become a priest because we know that it is for the service of others, napakaganda po nun. Because we know that we are doing it for the Lord. If we want to become a teacher because we want to serve others, napakaganda nun. Because we know that we are accomplishing things and helping people because we know that we are doing it for the Lord. Kaya nga po mga kapatid, this is the challenge. Walang masama na magkaroon ng ambisyon. As long as we do not forget that it is for the service of others. Kailangan nating gawin ito sa ating paglilingkod sa bawat isa. Sapagkat kapag ang ambisyon ay hindi para sa iba, hindi sa paglilingkod ng iba, ito ay nawawala ng direksyon. It loses its direction. And so, my dear brothers and sisters, as we continue our celebration, let us pray for our dreams. Let us pray for the things that we desire in life. But we also pray that may these desires, may these dreams that we have in our life be of service to others. Amen.